God is just. Na ibig sabihin, kung tayo po ay harap sa Panginoon, kung just siya, tayo ay mapatunayan na wala tayong may kasalanan tayo pala. Ibig sabihin, managot tayo sa ating mga kasalanan. So yun ang ating haharapin sa Panginoon, di ba? I would like to share a story. Totoo tong storya na to, nangyari ito sa isang mayor, no? Ang pangalan sa mayor si Fiorillo LaGuardia. Si Fiorillo LaGuardia, matagal na mayor sa New York. Kasi sa Amerika mayroong mga winter, mayroong panahon na masyadong lamig talaga, na maraming mga mahihirap sa suburbs o sa doon sa mga ilalim ng train, ganoon. Mayroon silang opisina sa office ng mayor na 24 hours ba? Na kung mayroong mga reklamo ang mamamayan, makapunta doon sa lugar na yan at i-settle nila yung mga problema. Para bang may court ba? Korte. So mayroong naka-assign na mga kurado doon. May mga judges na naka-assign. Then, one night, si Mayor ang nag-duty roon. So, pinalitan niya yung judge, magabi na. So, mayroong dinala ng isang shop owner, may-ari na bakery actually, na nahuli na isang babae na nagnakaw ng tinapay. Mahirap na babae, no? So, umiyak yung babae sa harap ng mayor. Sabi niya, wala talaga kaming ibibiling pera, kaya nga nagawa ko to. Nung masakit ang aking anak, iniwanan ako sa asawa ko, maawa kayo sa akin, mayor. So, siyempre, sa court, sinabihan siya na totoo ba yung aligasyon ng may-ari ng bakery na nagnakaw ka. So, aminin ko talaga, nagnakaw ako. O sabi ng mayor, ikaw, may-ari ng bakery, ituloy mo mo ang kaso na iakusa mo siya sa pagmananakaw. Sabi naman yung owner ng bakery na para matutunan nila, mali nang ginagawa nila. So, sige ko talaga na kasuhan itong babae kasi hindi magandang maging ganito yung ating paligid na maraming magnanakaw. So, sabi ni mayor sa babae, sa madam, hindi ko pwedeng baguhin yung law, hindi ko pwedeng baguhin yung batas. Sa batas, kailangan ka magbayad ng $10 or 10 days na ikulong ka. So, may pangbayad ka ba ng $10 para hindi ka makulong? Sabi ng babae, Mayor, wala talaga akong pera. Maawa kayo sa akin. May anak pa akong inalagaan. Ganon, mariit. So, umabot ng ang mayor ng kanyang bulsa ganon, kumuha ng $10. Ginanon niya yung sombrero, nilagay niya yung $10, sabi niya, okay, bigay ko sa inyo ito pang bayad sa fine para hindi ka makulong. So, bigay ko sa inyo ito, tanggapin mo ito, so ibayad mo sa akin para hindi ka makulong. So, yung $10 na yan, galing sa mayor mismo, so hindi siya makulong. Ngayon, sinabihan niya yung mga tao na nandoon sa korte na, okay, kayo din, parusahan ko kayo. Kasi mayroon isang babae na walang pagkain, hindi niyo tinulungan, kaya may fine din kayo. Tag 50 centavos o 50 cents, bawat isa sa inyo. So that night, nakagather sila ng $47.50. So ang pera na $47.50, pinigay niya sa babae. Sabi niya, huwag ka nang magnakaw ha, may pera ka na ipambili ng tinapay. Now what's the moral of the story? I would like to reflect this story sa ating kalagayan sa harap ng Panginoon. Mayroong katangian ng Panginoon na I would like to describe tonight, out this afternoon. Una is, yung pagkahustisya ng Lord. Sa ating relasyon sa Panginoon, God is just. May ibig sabihin, kung tayo po ay harap sa Panginoon, kung just siya, tayo ay mapatunayan na wala tayong may kasalanan tayo pala. Ibig sabihin, managot tayo sa ating mga kasalanan.
So yun ang ating haharapin sa Panginoon, di ba? Kasi ang Diyos ay banal, tayo ay makasalanan, ang Diyos ay righteous, tayo ay may mga maling nagawa, hindi natin natutupad ang kalooban ng Panginoon. So, hindi pwedeng baguhin ng Panginoon ang kanyang pagka-banal, ang kanyang pagka-hustisya, right? So, ang kasalanan sa Panginoon ay kasalanan. Hindi pwedeng takpan niya ng mata na hindi niya makita yung kasalanan natin. Hindi pwedeng baguhin niya na sabi niya na, ay yung kasalanan mo na ganyan ay maliit lang yan kung malaki man, di ba? So, ang kasalanan sa harap ng Panginoon ay parusahan. Kaya nga, mayroong sinasabi si Pablo na for the wages of sin is death, di ba? Ang suhol sa sala ay kamatayan. Kaya nga mamatay tayo. Kaya nga mayroong kaparusahan because mayroon tayong pagkukulang, nagkasala tayo sa harap ng Panginoon because God is just. Katulad tayo sa babae na yan, na walang-wala tayo sa harap ng Panginoon. Sino naman sa atin na matutupad sa 10 batas? Okay, wala, di ba? Ni pag-memorize sa 10 commandments, hindi natin alam eh. So, paano ba yun? So, wala talaga tayo para tayong sa babae na wala tayong pag-asa, right? Magpakaawa lang tayo sa Panginoon na, Lord, ano magawa ko? Magkasalanan ako. May ibang tao, tulad sa atin sa Pilipinas na, ay, sapagkat ako ay tao lamang, ay, langoy lang sa kasalanan. So, ganun din ang reaction ng ibang tao na because I'm a sinner, so patuloy na ako sa kasalanan. Para bang walang pag-asa na yung pagkamakasalanan ay may solusyon. Now, katulad din ang mayor sa Panginoon. Kung hustisya siya, may pagmamahal siya. So, pagtingin ni mayor sa babae na walang-wala talaga, naawa siya. Mayroon siya pagmamahal. Ganun din ang Panginoon sa atin. Minahal tayo ng Panginoon sa walang rason lang, kundi pagmamahal siya, di ba? Wala naman siya makuha sa atin eh. Walang kabutihan na makuha niya sa atin, magkasalanan tayo. Kaya nga sinabi din ni Pablo yan sa Romans na tinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin na sa makasalanan pa tayo, namatay si Kristo. Si Kristo namatay para sa atin sa panahon na makasalanan tayo. Hindi tayo mga mababait. Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo mabait. Pero mabait ng kundi. Di ba? So makasalanan tayo dati, hanggang ngayon makasalanan pa rin. Pero ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, hindi nagdepende sa ating pagkabait, di ba? Kasi hindi nakita niya yung kabaitan natin. Sabi pa sa Biblia na kung tinupad natin yung batas at na-fail tayo ng isa, halimbawa, 10 batas, na-fulfill mo yung siyam, isa lang yung hindi mo natupad, guilty tayo sa lahat. Kasi ang Panginoon gusto ng perfection. So, miserably tayo talaga kung walang pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga katulad ng mayor, ang Panginoon sa atin, binigay niya yung $10. So yung $10 na niyan, si Kristo yun. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kasi mahal tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng regalo. So tanda natin ito, no, na palapit na tayo sa Semana Santa sa April 19, Good Friday na yun. Ha? Mag-attend kayo ng Good Friday service sa church. Alas 8 ng gabi. Sana payagan kayo ng employer nyo. Ang nangyari sa Good Friday, the first Good Friday is that binigay si Kristo para pambayad sa ating kasalanan yun, di ba? Di ba sinabi niya doon sa cross na it is finished? Or ang kahulugan niya nito na kumplito ko na. Kumplito ko na ang pagbayad sa kasalanan ng tao. Hindi na natin dagdagan yun, kundi kumplito na eh. Pag kumplito, wala nang idagdag. Kasi walang kulang eh. Perfect eh. So, ang kabayaran ng kasalanan natin was a perfect payment for sin. Sa katulad ng $10 na binigay ni Mayor sa babae, yun ang requirement eh. $10 ang fine mo, so binigyan ko kayo ng $10. So, Jesus is the gift to us. Kaya nga, si Jesus ay gracia. Ang gracia, ang kahulugan ng gracia is, pabor na ating natanggap na hindi tayo karapat-dapat makatanggap. Hindi tayo karapat-dapat makatanggap ng sakripisyo ni Kristo sa cross kasi makasalanan tayo. Pero ginawa yun because mahal tayo ng Panginoon. So, sa hapong ito, maybe sa inyong experience sa buhay, nag-doubt kayo na
mahal ba ako ng Panginoon? Or parang wala nang mamahal sa akin, lalo na kung may mga maling ginagawa yung tao sa atin, di ba? Kung may mga abuso, ganun. May mga hindi tayo tinatrato na maganda sa sino-sino man, or tinaksilan tayo sa mga tao na binigyan natin ng tiwala, right? Sometimes our parents failed us, right? May mga anak na inabuso ng kanilang parents, so supposed to love them, but because of this experience, nagdududa na sila na, is there really real love in this world? Parang hindi na ako makaasa at saka makabigay ng tiwala sa tao. Now, it's understandable because of that experience, but don't doubt sa pagmamahal ng Panginoon. Kasi sa amin lahat tayo ng Panginoon, binigyan niya ng ebidensya eh, may pruba eh. So, mayroong nagsasabi na, nagtanong daw kay Kristo na, Lord Jesus, paano, ano bang ebidensya na minahal mo ako? Inanon na yung kamay ni Jesus eh. Gusto mong ebidensya? Ganyan eh, butas eh. Alam ba ninyo na si Kristo umalis na ang kanyang dito, kamay no? May butas. At pagbalik niya, makikita pa rin natin yung butas na yan. Ebidensya yun sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. So, ang Panginoon natin, hustisya, pero pagmamahal siya. Okay? Now, hindi lang niya pinaalis yung babae na, okay, hindi ka na makulong. Mayroon pang $47.50, right? Para sa akin, is a picture of grace also. Hindi lang tayo naniligtas sa Panginoon or napatawad tayo sa Panginoon sa ating mga kasalanan, kundi binigyan tayo ng maraming mga pribilehiyo, right? Like for example, si Jesus na promise sa atin na kung nandiyan tayo sa Kanya, magkaroon tayo ng kapayapaan, peace. Sabi niya yan sa John 14 verse 27. Peace I live with you, not that the world give I to you. Itong kapayapaan na to ay sa kay Kristo lang. You know, ang mundo nung ibibigay sa atin ng peace, pero hindi lasting ba? Peace na, halimbawa, nakakalungkot, no, ang New Zealand. Wala tayong narinig dati na may ganitong nangyayari, no, pero may nangyari na, no. I mean, dito, hindi natin alam kung anong mangyayari. So, nagkaroon tayo ng fear na sa peaceful country like New Zealand, nangyari, Singapore, wala nang, para wala nang exempted ng bansa ngayon na may problema. Sa atin, sanay na tayo sa problema, no? Marawi, mga nangyari sa Cebu na may, grabe, no? Nabasa niyo yung nangyari sa Cebu na rape na pinalatan yung mukha. Karumaduman na mga ginagawa. Nangyayari sa atin ngayon, para bang, sana ba yung kapayapaan sa mundo? Sana ba yung peace sa mundo? Now, yun know, ang peace hindi sa paligid natin. Ang peace na sinasabi ng Panginoon ay nasa puso natin. Maaring mayroon tayong problema sa ating trabaho, may problema tayo sa ating responsibilidad, pero ang peace na yan ay nasa puso. Hindi mabibili, hindi mabibigay sa mundo. Okay. Joy! Ano bang kahulugan ng pangalan mo, Joy? Anong kahulugan? Happiness. Ha? Pareha ba yung happiness at saka joy? Ha? Of course, hindi pareha sa spelling, no? Si Joy parang hindi niya ma-describe yung sarili niya sa pangalan niya, Joy. Okay. May rason siguro na Joy yung pangalan ni Joy kasi masayahin si Joy din eh. Now, ang happiness depende sa happenings. Eh, tulad natin dito, kain tayo ng kain dito, happy-happy, masaya, no? So, kung may birthday ka, bili ka ng lechon, kain-kain, ganun. Diba? Happy-happy because of happenings. Pero kung inutang yung lechon, pagkatapos, ulit-ulit, baka tinaysan, may pabayad ko yan. Okay? So, we want to create happiness, true happenings, no? Pero ang joy is something in the inside. Oh,
something in the inside. Joy despite na may mga experience tayo na parang hindi tayo maging masaya sa paligid ba. Pero ang joy is a state of heart because of your relationship with God. Si Pablo, sabi niya, rejoice in the Lord always. Pero saan niya sinulat yun? Yung nagsulat si Pablo na masaya kayo sa lahat ng panahon, rejoice in the Lord always. Alam ba ninyo kung saan siya nagsulat ng salita na yan? Doon siya sa kulungan. Para bang, bakit nasabi ni Pablo yun na rejoice in the Lord always pero nakulong siya? Kasi ang joy na yan ay hindi depende sa happening. Depende yun sa ating state of the heart because we know the Lord. So yun ang mga blessings, grace, added grace na binigay sa Panginoon sa atin. Magkaroon tayo ng mga blessings na hindi mabibigay sa mundo. Like for example, forgiveness. Alam mo, maraming mga tao na they have everything pero hindi makatulog because they feel that there is shame, guilt inside. Pero tinatry nila yung lahat na iano yung guilt nila. Mayroong nagbabayan ng buwis daw sa Amerika, no? Bayan siya ng buwis. Okay, sabi niya sa ano ba yun? IRA, Internal Revenue Agency sa Amerika, you know? The IRS, Internal Revenue Service. Sumulat siya doon sa na, I pay $100 for my tax. Okay. Inclose niya yung $100 na checky. Pero nilagyan niya ng note sa baba, sabi niya, kung hindi ako makatulog, dagdagan ko. Kung hindi na siya makatulog, dagdagan niya yung ibig sabihin na bother sa konsensya niya. Okay? Sa atin, binibiro natin, no? Pag hindi safeguard yung sabon mo, mas konsensya ka. Kasi pag hindi sabon daw safeguard, may konsensya nang sabi akit hindi safeguard. You know, ang ating conscience is God speaking to us that something is wrong in us. Ang konsensya natin, yun ang binigay ng Panginoon sa atin para malaman natin na may wrong tayo, na isettle natin sa Panginoon. Pero, paano natin malinis natin yung konsensya natin na makasalanan tayo? Diba? So, ibig sabihin, kung magkasala tayo, maging guilty tayo. So, the way only to clear our conscience is to receive forgiveness. Now, I close this talk with a story about forgiveness. May isang mama na may-ari siya, no? May-ari siya ng malaking bahay at saka may garden siya. May dalawa siyang katulong. Matandang lalaki at saka batang lalaki. Sabi ng mama, o kayong dalawa ha, para hindi kayo mag-away kasi may trip ako, 2 weeks ako babalik. May trip ako, babalik ako 2 weeks after. So para hindi kayo mag-away, ikaw Manong, ikaw ang bahala sa paglinis sa bahay, sa loob ng bahay, magluto, maghugas ng pinggan, lahat ng gawain sa loob ng bahay, ikaw ang bahala, ikaw ang responsibilidad dyan. Ikaw naman, bata, ikaw ang bahala sa paglinis sa paligid sa garden natin, mag-alaga sa mga kahayupan, magdilig sa mga halaman. Nintindi? Yes, sir. Silang dalawa, no? So pag-alis ng mama, siyempre, ang bata, siyempre, malakas. Dali niya matapos yung pagdilig ng garden, pag-alaga ng mga hayop. Maya-maya, narinig niya yung mama sa taas na sabi, Uy! Tutoy! Yeah. Maglampaso ka muna sa ano? Wala ka nang ginagawa dyan? Sabi niya, Manong, hindi ko gawain yan. Sa inyo yan. So maglaro na ako dito. So gumawa yung bata ng tirador. Tirador ba yun sa inyo yan? Yung slingshot? Okay, tirador, no? So naglaro na siya eh. Wala na siyang trabaho eh. So, nilagay niya sa bakod yung mga lata. No? Lata para itiradurin niya. Practice pa. Okay? So, hit niya yung mga lata hanggang lumabas yung ulo ng pabo. Ang ulo ng pabo ba, bumuho ganun sa pader. Tina-target niya, bullseye. Patay yung pabo, nilingon siya kung may nakakita. Wala, nilibing niya. Okay, wala. Maya-maya may nagsabi sa taas,
Totoy, mukhang pasok ka. Ano naman, hindi naman ko trabaho yan, diba? Sabihin mo si sir na hindi trabaho ko yan. Ang babo. Akyat siya lang paso, ganun. Pagkatapos, eh, hugasan mo yung pinggan. Hindi ko trabaho. Ang pabo. Ayusin mo yung mga damit sa kusina. Hindi ko trabaho. Ang pabo. So, kung dalawang linggo na wala si sir, ang gumawa ng lahat ng trabaho sa labas at sa loob, yung bata. Nahirapan na siya. Kasi nagkasala siya. Dumating si sir 2 weeks after, ganun na siya sa matanda. Gumanun niya sa labas. Hanggang hindi na niya matigil, sabi niya, puntahan ko si sir, aminin ko kay sir, nagkasala ko kay sir. Punta siya sa sir one morning, sinabihan niya si sir na, sir, nakasala talaga ko sir, ba't na tirador ko yung pabo mo, namatay sir, nilibing ko ganun. Sabi ni sir sa kanya, bakit ganun, ngayon mo pa sinasabi? Ilang buwan na nga nagdusa ka, ngayon mo lang sinasabi, pabo lang yun. You have just told me earlier, I could have forgiven you earlier. You could have just peace in your heart. Yun ang isang bagay na hindi mabibigay ng mundo, yung forgiveness. Only God can give us forgiveness in Christ. So, challenge ko sa ating lahat dito, no? Just a simple story that reminds us that God is just, God is holy, He will judge our sin, but God also is a God of love. He sent His only begotten Son, the Lord Jesus Christ, to die for our sins. And then, He gave us this peace of mind, the joy, the forgiveness, everything that the world cannot give. I hope that matanggap ninyo ito because the Lord offered this to us in the person of the Lord Jesus Christ. Okay? So, ang aking challenge sa lahat is, kung hindi mo pa natanggap si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon sa puso niyo, gawin ninyo ito as a personal decision kasi you need to decide it for yourself to have a relationship with Jesus. Kailangan natin na tanggapin natin yung ating pagkukulang sa Panginoon, sala tayo, and we will receive the punishment of God because He is just. But, let us be thankful because God loves us, and we have to receive the offer of God's love in Christ. And then, magkaroon tayo ng forgiveness, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? So, sana, with this little reminder, hindi lang ito na it's just like an information that inspires us, but something that we can really do and decide in our heart. Okay? So, maraming salamat po sa inyong pakikinig ng aking kunting istorya. Sana ito po ay nangungusap sa ating lahat. Sana mayroon pa tayong pagkakataon na magkita pa rin tayo. Can continue, and more than that, I hope that all of us makakilala talaga sa Panginoon in a more personal way.